Hello all signs, kamusta po? So, this is your gabay kapalaran. Timeless, no? This is a timeless gabay kapalaran for all signs for the next 7 days. Ayan. Ano yung meron? Itong ano, next ano, 7 days. Guys, if you are interested to avail or inquire about my private reading services, all you have to do is basahin na lang po yung nakalagay sa description above, either above or below, or pakitapos na lang po hanggang dulo nitong video dahil nandyan po lahat ng information. Okay? And also, yung mga pa-shoutout ko, pa-thank you ko sa mga honorable mentions na nag-avail ng subscriptions and membership. Nandyan din po sa dulo ng ating reading. Okay? So, let us start with Cancer. Guys, in case you're wondering, ginajumble ko talaga yung mga signs kasi dati, lagi ko inuuna si Fire Signs. So, para lang may fairness, hindi naman laging si Fire Sign nila yung una. Okay? So, this time si Water Signs muna unahin natin. Okay, gabay nyo ito. Tingnan natin. Timeless reading to guys, kahit sabihin ko pang mga next 7 days. So, halimbawa, kung kailan mo to napanood, or ano, doon pa lang magka-count yung next 7 days. Okay? Pero kahit kailan ito, kahit nalagpas na yung 7 days na yan, kasi lahat naman ng mga readings ko dito sa ano, na ginagawa ko is usually timeless. Patay bandek ha, naumay na ako dito sa ginagamit ko. Wait lang, I'm so sorry, hindi ako organized. Oop, it's ano eh, mood para sa akin kasi yung deck eh. May time na gusto ko, sunod-sunod ko ginagamit yan, pero depende sa mood ko. Minsan namimili ako ng ibang cards. So, merong malakas na Scorpio energy dito, Cancer. Wow, this is ano eh, pagiging busy, busy-busyhan. Busy-busyhan ka ba o busy-busyhan ba tong si Scorp? Sorry. Virgo, ayan. Si Virgo, busy-busyhan. Busy-busyhan yan, ayan. O, ayan, pwedeng abala. Abala talaga, hindi ko alam kung tutok na tutok. Meron siyang something na pinagkakaabalahan. Tinututukan niya talaga yun. And pwedeng ano, this is a sign na malapit nang makompleto yung trabaho. Oo, 1 to 2 details na lang yung kulang. Yes. It is ano, pwedeng skills din. If you are ano, if you are learning new skills, yan. Pwede rin naman. Something na may kinalaman sa skills. And you have Hanged Man. Hanged Man means delays. So sabihin na natin, 'di ba sabi ko parang malapit nang matapos yung trabaho dito. Eh kaso lumitaw si Hanged Man. So pwedeng may mga kaunting aberya lang naman, kaunting pa delay. Oo, or kung nag-procrastinate ka, 'yun lang. Pwede rin naman kung nagkaroon ng procrastination. Pero this is a pause sa kung ano man yung situation na meron ka. So, may pansamantalang, ano, pagtigil. This is surrendering. Surrendering sa mga bagay na wala ka namang control. Oo, wala kang magagawa kundi to watch, observe, and wait for the time na pwede na uli. Parang ganun eh. Okay. Sacrifices, pwede rin naman. If you are willing to sacrifice, di ba? When it comes to your jowa-jowaan, love life, uy, feeling lost, ghosted, ayan, mukhang may na-ghost dito, or bala ka palang i-ghost nito. May cut-off na nangyari, Cancer. Hindi ko alam ha, bala na kayong mag-tag ko, energy mo yan, energy ni person mo, since two-sided naman yung mga love reading.
Ay, may hindi inaasahan. Oo. Alam mo, pwede. Sabi ko nga eh, pwede mangyayari pa lang yan eh. Pwede hindi mo inaasahan na may ghosting na magaganap dito or blocking. Ayan o. Bigla-bigla na lang, hindi na nagparamdam. Bigla-bigla na lang, hindi na nag-chat, hindi na sumulpot ni Honey Ho, no? Yan. Next is Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus, Sign, Scorpio. Ito yung mga ganap sa susunod na 7 araw. This is a timeless reading naman, kahit kailan mo naman to makita. As long as nakarating sa'yo itong reading na to, baka talagang para sa'yo yung mensahe na nandito. This is your, ano, timeless, kapalaran, gabay. Yan. Kung interesado ka sa private reading ko, Scorpio, panoorin mo hanggang dulo or basahin mo yung mga nasa description below. Kuha tayo ng mga tagalawang cards dito. So, you have Libra energy. Meron ka Libra energy today. Naku, pagiging unfair. Pagiging unfair, either merong kinakampihan dito or hindi napapaboran or ano, hindi tama yung ginagawa sa kanya. Unjust, unfair. Oo. Pwedeng may someone na biased. Or unequal. Hindi pantay eh. Hindi siya pantay. Unfair yung treatment. Pwedeng may favoritism. Pwedeng may kinakampihan. Naku, kawalan ng ano to. Okay. So may bagay dito na parang wala kang ka-idea na merong nangyayari na ganun. Oo. Pwedeng yung iba sa inyo, alam nyo, pwedeng may nangyayari pero parang hindi ninyo iniisip na, hindi nyo pinag-iisipan ng kakaiba eh. Hindi kayo nag-iisip ng masama or negative or hindi nyo, pwedeng ini-ignore nyo, no? Pwedeng dinededman nyo, pero merong nagaganap. Yan. Oo. Pwedeng ano to eh, yung avoidance of reality, pagiging in denial, no? And when it comes to your love life, mayroong hindi makontento. Hindi ko alam kung hindi makontento, kaya ano, kumikirengkeng sa iba. Or parang nasasabik sa'yo. Hindi ko alam ha. Bahala ka nang mag vice versa dito. Kung ano man itong inahanap na itong person na to, eh, this is something na kahit na anong gawin, eh, hindi, parang hindi siya masatisfy eh. Gusto niya, parang nakukulangan siya, gusto pa niya mas more pa. Oo. Ayan, you have the inner knowing. So, trust your intuition. Pwede naman napapakiramdaman mo na to. Oo, kahit pa paano, nakukutuban mo na. Ayan, pwedeng may idea ka na dyan. Hello, Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers. Ito yung mga ganap sa'yo for the next 7 days or kahit kailan mo man ito makita. This is a timeless reading, Pisces. And if you are interested to avail or inquire about my personal reading services, all you have to do is read yung mga info na nakalagay above or below sa description or panoorin yung hanggang dulo kasi nandyan po lahat yung details. Scorpio, okay. There is a Scorpio energy dito. And the Aries energy. So, may water and fire. So, may kapareho a water sign, which is Scorpio, and then a fire sign, Aries. Tingnan natin yung love life mo. Ano? O tayong dalawa. Yup. Lumabas. Wait lang. Tabi ko lang, guys, yung ibang kalat ko. Kasi napaka-organized ko dito. Ayan. Good things sa love life mo. Leonahin muna natin itong dalawa bago tayo mag-love life pan dyan. Puro na lang love life eh. Nayupak yan eh, di ba? Puro na lang love life. Teka lang, eto muna tayo.
Naku, Pisces. Ano ba to? Nalilito ka na yata. Sobrang dami mong choices dito, ha? So, this time, you are spoiled. Pagdating sa choices, pagdating sa opportunities, there is not one but many. Mm-hmm. Ayan, no? So, pagdating sa mga karir-karir, sa ibang bagay, or pwede rin sa love, no? Parang kasing may mga ano ka dito, options ka. So, pwedeng this is also a sign ng nako-confuse ka kasi sa dami nung nasa harapan mo, sa dami nung available dito, right now, pwedeng hindi mo na alam alin dito talaga yung gusto mo. Nalulunod ka na, naliligaw ka na dyan. Or pwedeng this is a sign ng ano, distractions. Pwedeng parang instead na maging simple yung isip mo, eh parang ang daming mga ibang istorbo. Ang daming distractions nga, ayan. Okay? No. So this is about making choices. No, pwedeng may mga sitwasyon na kailangan mo talaga mamili dito. Okay? And you have the Emperor, kaya lang it's in reversed position. It means someone who is incapable of managing the task. Someone who is irresponsible, someone who is abusing his or her power. Yan. Or someone who is very bossy, manipulative, megalomaniac. Pag sinabi natin megalomaniac, yun na nga, ina-abuse niya. Ginagamit niya yung kapangyarihan niya, ipinanga-abuse niya yun. Porque nandoon siya sa ganung position. Alam mo yun? Oo, it parang diktador, yan. Controlling, domineering. Maraming negative side to eh, kasi baliktad siya eh. So, pwedeng yung iba dito, you are dealing with someone who, yun nga, pwedeng hindi siya, ayaw niya ng responsibility or hindi niya nagagawa yung responsibility niya as a father or hindi niya nagagawa yung responsibility niya kung saan man yan, sa trabaho man yan or kung saan. Someone who is lacking accountability or yung proper management skills, yan. Someone who is not deserving of his or her position. Yes, also a tyrant, stubborn, yan. Okay, when it comes to your love life, you have between the lines, oh, and signs, meanings, pwedeng nagpapadala ng mga senyales, ayan, maging aware ka, dapat alam mong basahin tong person na to. Itong person mo, o kung sino man itong kakonect mo, hindi niya sasabihin sa'yo, hindi siya spoon feeding eh. Gusto niya yung inaalam mo, hindi yung parang sasabihin niya pa lahat ng bagay. So, ikaw, as someone, kakonect mo to, dapat marunong ka makiramdam, dapat alam mong basahin itong person na to. Or else, ewan ko. Okay? So, ayan. Merong mga, ano, may mga senyales dito na kailangan mong, ano, pansinin about this connection. Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung mga ganap for the next 7 days. Kung kailan mo man mapanood ito, doon pala magtitake yung next 7 days. This is a timeless reading, Gemini. Wala naman expiration ito. And if you are interested to avail or inquire about my personal reading services, panoorin mo na lang yung video hanggang dulo or pakibasa na lang yung description above or below. You have the World Guard and Scorpio, Six of Cups, Scorpio Energy, tsaka World Guard. So, most likely, meron ka matatapos itong susunod na 7 araw. Oo, magiging proud ka sa sarili mo, magiging happy ka, mission accomplished ka, Gemini. Basta meron something dito na magtatapos, makukumpleto mo. May ma-achieve ka, may makukuha ka dito. Meron something to celebrate about. Or you will be arriving in a, ano ba yan, parang yung last stage or pinaka-final na proseso or, paano ba? Kumbaga sa libro, final chapter, tapos tapos na siya. Wow, okay? Parang graduation, ganyan, ending graduation.
May 6 of cups dito. So, parang may mga ano. May mga sinisenti-senti or may mga naaala-alala. May mga memories eh. Meron ka ba nami-miss, Gemini? Oo, something or someone sa past na nami-miss mo. Gusto mong balikan. Or meron bang something or someone from the past na ano, na pwedeng bumisita ulit sa'yo dito sa ano, sa present mo. Okay, whether tao ito o hindi, ha? It is ano eh, it is revisiting. Whether you revisiting it or this person or that ano, that thing in the past revisiting you dito sa iyong present. Pagdating sa love life mo, mukhang may mga problema kayo, especially sa mga mag-aasawa. Pwedeng problema ninyo ay pera. Andun eh, andun yung love. So, tingin ko wala masyadong problem sa inyo. So, pwedeng pera lang. Or kung yung iba naman, kung jowa-jowaan, couple-couple, pwedeng yun nga yung nakaka-apekto sa mga mag-aasawa, wala akong nakikita. Sa love eh, na problema, kundi puro financial lang. Oo. Pero kung mga jowa-jowaan, pwedeng iba dito na ano, parang apektado yung growth ng relationship nyo dahil lang sa money matters. Baka hindi kayo makakilos. Ewan ko, hindi ko alam ano tong mga, basta related eh. Pero andyan yung feelings eh, oh. Nandyan eh. Andyan yung magandang ano eh, andyan yung magandang samahan. Meron lang mga something tungkol sa pera. At saka mga ano, fears or insecurities, yan. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers, anong meron or ganap sa susunod na 7 araw para sa iyo? Libra, timeless reading to kahit kailan mo to mapanood. Kung interesado ka sa private reading ko, mag-inquire or mag-avail, ano, pakibasa yung nakasulat sa description above or below or pakitapos hanggang dulo yung video, nandyan lahat ng details. May Gemini energy dito, Libra, and ano, Pisces energy. Oh, yeah, Pisces. Na-confuse ako dun sa isang sign. Gemini and Pisces. Okay, whether may mga nakaka-deal kang ganyan itong susunod na 7 araw. Parang ano ha, energy to ng ano, matatanggal ka sa pagiging stagnant, no? So, kung feeling mo na-trap ka sa ganyang situation, yung mga times na wala kang magawa, well, itong next 7 days is magagawa mo na yung dapat mong gawin. No, yung pagiging stagnant na yan, yung stagnant energy na yan, matatanggal yan. So, sa tingin ko, may continuation ng mga gawain, kung yun man yung parang naisang tabi, or kung may mga lakad ka, mga gagawin ka na hindi mo nagawa in the past week, in the past days, magagawa mo na yan finally, itong susunod na 7 araw. Parang merong na nga ano dito ah, gini-guilt trip ka, Libra. Si Pisces ba to? Sa meron dito. Someone who is capable of manipulating you, ginagamit niya yung mga guilt tripping na yan. Pagigiltiin ka niya, yan. Tsaka pwedeng ano eh, itong si water sign, si Pisces, pwedeng napaka-moody niya. Oo. Kung sino man ito, you are dealing with the person na ano, ginagamit niya yung mga ganong as a weapon, yung gagamitin niya sa iyo yung mga emotions na yan. Sige, wait lang. Saan ba yung love life mo? Ano ba yun? Sorry naman, nagulo. Balasahin na lang natin, Libra. Oh, itong Pisces na to, ine-emotional manipulation yung ano, emotional manipulation yung ginagamit niya sa iyo. Pwedeng you're dealing with someone who is immature or insecure, Libra. Pwedeng insecure yung person na 'yan. And
Libra. Ano ba to? So, parang binibigyan ka ba ng mga problema nitong person mo, itong kakonect mo? Kasi parang nakikita ko dito, hindi ka ano eh, hindi ka nare-relax dito sa connection na to. Parang ang ibinibigay niya sa'yo is takot, ano, worry, anxiety. Instead na ma-relax ka, hindi. The opposite, yung nakukuha mo dito sa connection na to. So instead nagaganda ka dito Libra, pupogi ka baka lalo madagdagan yung wrinkles mo. Tapos parang may mga ano dito, yung mga parang pagiging unpredictable na itong connection nyo. Minsan-minsan parang ano, lutang na lutang kayo, tapos meron darating naman biglang sad-sad. No? Parang on-off, magulo, may pagka-erratic o may pagka-unstable yung connection ninyo. Yan, next na is Aquarius. Hello Aquarius, this is your reading for the next 7 days or kung kailan naman ito makita kasi timeless reading naman ito, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Aquarius or Cross Watchers. Sa mga interesadong mag-book, mag-inquire about my private reading services, panoorin nyo na lang hanggang dulo or pakibasa yung description above or below. So, meron ditong Scorpio energy and Gemini energy. This is romance. Mutual attraction or love. Yes, or entering a commitment. Yan, meron dito, may offer sa iyo. Pagpasok sa ano, commitment. Romantic man itong papasukin mong commitment o hindi. O kung hindi, ibig sabihin pwedeng kontrata yan, panibagong ano, ewan ko ano tong something na iko-commit mo yung sarili mo or something na may mag-o-offer sa iyo ng ganitong ano, ano, ewan ko ano tong proposal na to. Oo, pero pag sa romantic nga, pwedeng yan. Kung single ka, asahan mo na talaga magtatapat sa'yo to. Siya yung una. Siya yung mag-i-initiate. Siya yung unang magsasabi ng feelings niya. Siya yung unang aamin na yan. Kung aminan pa lang to. Pero yun na nga. There is love between you or strong feelings or attraction. Okay? Or pwedeng choices to. Kung kailangan mong mamili between dalawang tao or dalawang bagay or dalawang situation. Which involves Gemini and Scorpio. Pagdating sa love life mo, ito, meron ka ring roller coaster. Kagaya nung kay Libra. Tapos, okay. Pwedeng ano ah, ano ba tawag dito? Pwedeng nakaka-torture. Ang unang na-pick up kong energy is nakaka-torture tong connection mo with this person. Unpredictable, oo. Parang, ngayon, oh. Parang minsan mataas na mataas yung energy and then biglang sasad-sad. Roller coaster eh. Ano to? Unpredictable? Tsaka pwedeng marami na kayong pinagdaanan na problema. Parang magiging okay kayo ngayon. Tapos ano na naman, balik. Parang magkaka-problema na naman. Parang walang ano eh. Walang smooth sailing lang siya. Hindi ganun eh. Parang paiba-iba, magulo, restless, unpredictable, extremes yan, extremes. And someone here is nasasaktan. So, bahala ka ng itag kung ikaw ba yung nasasaktan o siya. Pero this is torture eh. Torture. Oo. Yan ang nakikita ko, Aquarius. Aries. Sa Moon Rising Venus Signs Cross Watchers. Ito yung mga ganap or dapat mong malaman sa susunod na 7 araw or kung kailan man makita ito kasi timeless reading din naman ito. Kung interesado ka mag-book, mag-inquire ng private reading ko, panoorin mo na lang hanggang dulo or pakibasa yung description sa taas or sa ibaba. May Aquarius energy dito.
ano ba yan? Nagiging pessimistic ka ba lately, Aries? Yan. Kung hindi ikaw yan, baka si Aquarius or kung sino man to nakakadeal mo. Pero itong tao na to is parang nawawala na siya ng pag-asa. Ultimo sa sarili niya, wala siyang confidence. O, kung meron ka may inaasahan itong next 7 days, pwedeng nagiging ganyan yung energy mo. Parang feeling mo ba malabo na? Feeling mo ba nawawalan ka na ng gana ng pag-asa dito sa ginagawa mo o dito sa hinihintay mo? Nawawalan ka na rin ba ng confidence sa sarili mo? Masyado ka na bang nagiging negative? Yan eh. Oo. Minsan may mga bagay dito na parang ano, yung alam mo naman yung dapat tanggapin pero parang ayaw mong tanggapin. Kung alam mo naman na ano na ito yung kumbaga pwedeng in denial ka ganun or na, may mga signs pero ini-ignore mo. Ay, okay. Meron pwedeng may ma-miss ka ng opportunity dito. Oo. Pwedeng may ma-miss ka ng opportunity dito or may sablay, sabihin na natin. Pwedeng hindi mo nakita yung ano, yung dapat mong makita rito na diferensya o or conflict and then doon sa sablay parang ganoon. Pagdating sa love life mo, meron kang ay, ayan. Nako. Mukhang puro ano lang to, tsok-tsakan ha. May kakonek ka dito pero parang ano may nangyayari sa inyo. Pero ang masaklap dito, hindi ko alam kung kayo ba ay magjowa, kung may label ba kayo o wala. Pero parang may nangyayari sa inyo. So alam mo yung parang friends with benefits, parang ganun. Oo. Yeah, parang... Or pwedeng may nangyayari, baka mamaya yung isa, o ikaw seryoso, tapos siya pala para sa kanya, piniplay ka lang pala niyan. Parang may nangyayari nga, pero parang hindi mo naman sure kung type ka talaga, or ewan ko, anong merong monkey business na nangyayari sa inyo na itong kakonek mo. At saka yan, no, medyo scandalous to. Pwedeng na pag-uusapan na kayo dahil nga siguro ganyan, may nangyayari sa inyo. May mga intriga, mga iska-iskandal, mga nakakahiya, pwedeng napag-chichismisan na kayo ng pag-uusapan dahil dito sa may nangyayari sa inyong dalawa. And Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross, Watchers, ito yung mga ganap or dapat malaman o pwedeng mangyari susunod na 7 araw or kahit kailan mo man makita ito kasi timeless reading to, Leo. Kung interesado ka sa private reading ko, pakibasa na lang yung mga nakalagay sa description sa itaas or sa ibaba or panoorin mo hanggang dulo itong video. Mayroong Scorpio energy at saka Taurus energy. Oh, situation na nakaka-overwhelm para sa'yo. Nakakapagpa-confuse, nakaka-overwhelm. Yung feeling mo walang wala kang ma-accomplish, parang walang direksyon. Walang malinaw na purpose or goal. Yan, yan yung mga nakikita ko dito. Hindi mo alam, hindi ka makapag-decide, hindi ganoon ka-clear yung pag-iisip mo or kawalan talaga ng mga ano eh, kawalan ng ano ba? Kawalan ng discernment. Okay, merong ano dito give and take. Ewan ko kung ano to. Either makaka-receive ka or ikaw yung magbibigay dito. Oo, merong sharing, give and take. Pwedeng may kinalaman sa pera yung give and take na yan. Whether magbibigay ka ng pera or makaka-receive ka or magpapahiram ka or ikaw yung babayaran. Hindi ko alam. Or kung ano man itong mga material na to or pera na pwede mong i-share na ano. Kumbaga you are in a position na ano, magbayad or makareceive. Yan. Opya. Pagdating sa love life mo,
Love life mo, sorry, meron bang ganyan? Itong person na to, bahala ka na magtagong ikaw yan. O, pwedeng mag-ano to, magsusorry. Tsaka meron ba ditong ano, yung buntis? Or nakabuntis? Or napikot? Yan, kung ano, kung hindi pa nangyayari, mag-ingat ka, Leo. Kung wala kang balak mapikot or mabuntisan, yan, mag-ingat ka. Kasi baka mamaya, ano to, pagkatapos kang mabuntisan nito, wala na. Or ikaw, halimbawa, naka one night stand mo to, or hindi ka naman pala seryoso, tapos may nangyari, pwedeng sabihin niya, anak mo yan, ikaw ang nakabuntis sa kanya, tapos pikutin ka. Ayan, entrapment ito eh. Oo. Or kung meron na kayo talaga, halimbawa, meron nang nanganak dito, or ganyanan, may baby na, pero parang di naman kayo, ewan ko, in good terms, pero nangihingi na ng sustento, yung mga ganyan. Okay. So, kung buntis ka, wag ka mag-alala naman. Sabi dito, parang mapoprotektahan ka naman ng harm or merong some kind of help or in divine intervention na mangyayari dito sa relationship ninyo. Parang may some kind of miracle or divine intervention na, yan nga, pwedeng hindi mo ina-expect na magso-sorry ito, tao na to. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Anong meron sa next 7 days? Yan. Or kung kailan mo mapanood to kasi timeless reading ito. Kung interesado ka sa private reading services ko, Sagittarius, pakibasa na lang yung mga nakasulat sa description above or below. Or pakipanood hanggang dulo kasi nandyan yung mga ibang info. Merong Pisces energy tsaka Aries energy dito. Magulo? Magulo ba isip mo sa ngayon? Or meron bang mga emotions na instead na ilabas, kinikimkim? Yan, meron dito nagpipigil na nararamdaman niya. Or hindi nagsasabi na nararamdaman. Pero pwede rin kasing itong tao na to, nako-confuse siya, pero deep inside, pero wala siyang sinasabi. Oo. Or a person na merong mga tinatago, hindi lang about mga emotions. O, pwedeng may mga insecurity siya, tinatago rin sa sarili niya, fears, etc. Sa love life mo, kumuha rin tayong dalawa. Ano? Okay, tapos ito, merong Aries energy dito. Mm-hmm. Kawalan ng responsibility or accountability, parang umiiwas. O hindi kayang gawin yung ano, kung ano man tong responsibilidad na to. Oo. Or someone na ina-abuse niya yung kanyang position. Pwedeng may father figure dito, ayan, whether ikaw, tatay mo yan, or asawa mo, or ikaw mismo, as a tatay. Basta something about position, responsibility, whether boss yan, whether parent, head of the family. Someone na may pagka-bossy, gusto niya siya yung nasusunod. Controlling, ayan. Or pwedeng ito kung negative aspect no at a person na hindi niya nagagampanan yung role niya, hindi niya naigagawa yung responsibility niya or umiiwas siya dun sa mga role or responsibility na ganun. Ayan, hindi niya alam, hindi siya capable na mag-manage niya mga yan. And when it comes to your love life, okay. So, ngayon, merong parang naka-frozen kayo na itong person na to. Merong pause sa inyo eh. Parang may something na naudlot or nakatigil pansamantala, naka-put on hold. Parang may pagka-hangman energy. Ano? Pero parang may something na hinold. Sasabihin na dapat yung sasabihin, aaminin na dapat yung aaminin or magko-confess na. Pero parang
hinold muna kasi parang may time factor dito eh. Parang kailangan muna ng time na tong person na to bago niya aminin or sabihin yung dapat niyang aminin or sabihin dito. Taurus. Okay, patapos na tayo. So, last si Earth signs. Taurus, yan. Sun, Moon, Rising, Venus signs, Cross Watchers, Taurus. Anong meron sa susunod na pitong araw? Pagdating sa overall or sa love life mo. Yan. Kung interesado ka sa private reading ko, pakibasa na lang yung description sa itaas or ibaba or panoorin mo hanggang dulo, Taurus. Merong Virgo energy at saka Scorpio energy dito. Masyado naman perfectionist tong tao na to. Oo, usually, ayan, Virgo. Itong si Virgo daw, pwedeng napaka-perfectionist na. Napaka maselan, meticuloso, mahirap i-please. O yan, whether you are dealing with the Virgo person na ganun yung qualities niya. Or baka ikaw to, masyado kang particular, masyado kang detalyado, masyado mong binubusisi itong bagay na ito, ano man itong matter na ito na tinutukoy dito. Masyadong critical, masyadong ano, perfectionist. Ayan. So, sobrang pagka-perfectionist na itong person na to, whether si Virgo yan or ikaw, parang lalo tuloy ano eh. Lalong walang natapos na gawain dito. Kasi parang wala nang good eh. Parang lagi na lang reject, lagi na lang may perfectionist nga, diba? Ayan. At dito naman sa iyong Six of Cups, merong person dito na hanggang ngayon eh ano, nabubuhay pa rin sa nakaraan. Meron kasing parang hindi nagkaroon ng closure. Parang hindi nagkaroon ng pagkakapatawaran, pagkakaayos, yun nga. Wala nga ang closure. Parang hinihintay na magkaroon ng closure bago makamove forward eh. Yun yung nakikita ko dito eh. Ngayon, pagdating sa love life mo, obsessed. Pagiging obsessed, o whether ikaw itong obsessed o siya, obsessed ba siya sa'yo? Past person ba to? Hindi ko alam. Pero, oo, pwede. Pwedeng malakas yung energy ng past person. Itong tao na to, obsessed pa rin siya sa'yo or obsessed ka pa rin sa kanya. At pwedeng may mga ano to, sisingsisi siya. Sisingsisi siya bakit kayo nagkahiwalay. Or sisingsisi siya bakit niya ginawa yung bagay na yun. Guilty, sisi. And obsessed pa rin yan. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus signs, Cross Watchers. Anong meron? Posibleng paparating dapat malaman itong susunod na pitong araw. Or kung kailan mo makita itong reading na to, Virgo. As long as nakarating sa ito, ito ay timeless reading din naman. Kung interesado ka, mag-inquire, mag-book ng private reading ko, pakibasa na lang lahat ng nakasulat sa description sa itaas or sa ibaba or pakitapos na lang itong video hanggang dulo. Nandiyan ang lahat ng details. Okay, may Pisces energy and Taurus energy. Parang ano, itong next 7 days is parang hindi ka magiging accomplished or fulfilled. Parang merong, ewan ko, pagiging sad, pagiging dissatisfied, parang feeling may kulang, may hinahanap, ayan. Oo. Pwedeng ano, more on material, oo. More on material. Pero pwede rin naman not material. Parang hindi ka lang ganun ka, ano, pakontento, ka-happy, oo. Depression kasi feeling mo may kulang or hindi ka satisfied sa kung ano yung nangyayari or meron. Yan. Okay, meron dito makaka-receive or magbibigay ha. Either ikaw yung makareceive, magbigay dito kasi give and take ito. O, pwedeng iba dito may ipapamigay talaga kayo, charity. Oo, meron something na i-share. Ayan, hindi ko alam kung may kinalaman sa pera or sa material.
Mas na meron ditong generous na magbigay, and then meron ding maswerte na makaka-receive. Kumbaga, parang exchange gift ito eh, nakikita ko eh. Parang may palitan dito. Ayan. Deal, palitan, transaksyon, no, may ano. Magbabayaran, yan. May makakatanggap, may magbibigay. Ngayon, pagdating sa love life mo, nako, maraming mga ano, parang may mga harang or barrier itong next 7 days sa inyong dalawa. Itong ano, itong kakonect mo or person mo. Parang may mga conflict or sa gabal eh, hindi ko alam eh. Or pwedeng wala kayong ano, pwedeng walang communication. O may barrier pagdating sa pagkikita, sa pagko-communicate. Yan. Meron something na yun yung pinaka reason na nagpi-prevent para magkaroon kayo ng clear na communication itong person na to. And last but not least, Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Ano yung mga dapat mong malaman or posibleng ganap itong susunod na 7 araw or kung kailan mo man mapanood ito, Capricorn? Kasi timeless reading naman ito. Kung interesado ka about private reading services ko, paki-ano na lang, paki-basa na lang yung nakalagay sa description above or below. Or paki-tapos tong video hanggang dulo kasi nandyan lahat ng details. Okay, so may Gemini energy and Pisces energy. Daming Pisces energy na lumilitaw sa lahat ng signs. So very strong. Okay. Ano ba to? Ang dami mo bang iniintinding problema? O basta meron something na nakaka-stress itong next 7 days. Pwede nga iba sa inyo dito, maganda puyat-puyat kayo dyan. Hindi ko alam kung naka-night shift kayo or madami lang talaga kayong problema. Or hindi ko alam kung may mga tinatapos kayo na gawain, mga deadlines, kailangan nyo magpuyat na magpuyat or kailangan nyo magbantay sa ospital na wala kayong masyadong tulog, walang masyadong... Parang ganun, mga sleepless nights, either sa pag-worry or may mga kailangan gawin or mga pinuproblema kayo. O, pwedeng iba dito, baka may problem kayo about anxiety or depression or insomnia. Ayan, baka may medical condition na insomnia. Mas na merong mga something dito na ano, na parang wala, hindi ka kampante, wala kang peace of mind. Walang pahinga ang isip. Maybe you're dealing also with someone who is very proud. Oh, yun na pick up ko energy dito eh. Ito oh, may pagka proud itong person na ito. Palibasa kasi itong person na to, parang nasa kanya na lahat. So parang ano siya, yabang-yabangan, mamaganda. Oo. Or, yun na nga, nai-steal yung happiness mo because of sa kakaisip. Ayan, kung nagne-nega thoughts ka dito or napakarami mong problema, of course, paano ka magiging masaya? Kaya siguro hindi ka ganun ka, ano eh, kasaya, ka-relax, kakampante. Kasi nga, hindi ka masaya sa nangyayari dahil ang dami mong problema dito. Okay. Yan yung nagnanakaw ng ano eh, ng saya mo eh, itong mga isipin na ito. Pagdating sa love life mo naman, ay final na talaga, alam mo, para dito sa person mo, asawa mo, kakonect mo, pwedeng yung iba nga dito, divorce, hiwalay na talaga. So, yan, kung nagkakaproblema parang kayo, ba nandun kayo sa process, sa tingin ko, wala na, tingin ko mag-iwalay na talaga kayo nito. O, kahit mag-usap pa kayo. Or pwedeng iba dito nga, nasa process na kayo ng divorce, annulment, nasa process na kayo ng hiwalayan, na yun na yung pinag-uusapan ninyo. Or kung halimbawa, ninyo pa nag-usap, napag-usapan niya na yun,
yan na yung pag-uusapan nyo. Diyan din at diyan pupunta, magkakahiwalay pa rin kayo. Okay, so yan, may mga matters dito na kahit mahirap, kailangan yung harapin, pag-usapan, Capricorn. Okay, so yan, all signs, I hope makatulong sa inyo itong reading. And ano, have a great day, take care, God bless, bye. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Roselle, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, Deluna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwa, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.